po sa mga raketero. So this would be my second video. Naisip ko, bakit hindi nalang gumawa ng second part where nindi-discuss ko little by little, inch by inch, paano ginagawa yung mobile photography pagdating sa mga products. And ito, napapakita ko muna ang mga tools na ginagamit ko or mga materials in doing this. So simulan natin sa mga background. So first, I have this feather belt na to. Binili ko to sa DV Mart. If you know, familiar sa DV Mart, if you're from Pasig or Rizal, well, makikita mo siya. I think this is around 200 or 90 pesos. Meron din sa Shopee, I think. So pink and yung ma-highlight yung kulay ng mga products na meron ako. And I also have this. Ito hindi background to. Ihian to ng aso. Then, go back na ito. Bago na dagdag sa aking arsenal. Ano to? Dog putty. Hindi, ano to? Yung grass. So this is a plastic grass. I think, ano to? 200, 300 pesos. Pero worth it kasi ang laki na iginaganda niya. Then, meron ako nito. Ito ay yung nilalagay sa ulo ng mga kinakasal. Parang ginamit pa to sa wedding namin yata. I don't know. So sinesave ko siya. Then, meron ako nito. Ajax yata to kasi yun yung ginagamit ko pang laba. Ayan. Nilalagay yung stand dyan. Tapos kinocover ko lang. Then, background ko ito. Unan ko to. Ito, favorite kong cover ng unan. So, flamingo siya. Then, sure yung mga essential. Ito, sofa ko na dilapidated. Dilapidated talaga. Tapos, kung bakit ito ako kumukuha? Kasi importanteng source ng nagiging maganda ang video or photography. It's because the light source. Tatlo yung light source ko. Ayun, sa kitchen ng hub. At itong bintana ng sala ng hub, yung mismong office. So, tatlo. Isa, dalawa. Then, ito yung mataas na lumen or yung ilaw. So, parang maganda yung bato. Konti yung shadow. And another tool ko sa pagpipicture ay ito pa. Ito yata yung mga sinasabit. I think this is 50 pesos or 60 pesos lang. Konti pa lang to eh, kaya medyo pa ulit-ulit pa yung designs ko. Then, ito hindi ko alam kung saan galing. Pero malamang ninenok lang to somewhere. Or baka sa bahay ng parents ko. Then, tinatanggal-tanggal ko siya if needed para matakpan. Then, meron akong tripod. So, I need two tripods na. Kasi, pag nagtuturo ako. Ayan. Para, kasi ang laki ng iginaganda ng photo pag tripod. Tapos, meron akong SLR na hindi ko ginagamit kasi medyo matrabaho siya. Kaya naman i-execute ni Reno 5 to, so mga mid-range phone to, around 20,000 pesos lang. So laban na rin to. So paano ko siya ginagawa? Tatry natin. Hindi ko nakikita yung mini ring light ko. Ah, it's charging pala. Meron akong do pang supplement ng ilaw if meron mga dark. Ayan. So kanina, ano no, na ituro ko yung paano yung ine-execute ng mabilisan. Pero ito, nagiging technical tayo. So ang model natin for this video ay itong Q10. For example. Ayan, ako lang mag-isa kaya medyo mahirap. Ang gagawin ko, gumagamit ako ng rule of thirds. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, this time, igigitna ako siya. Ayan, igigitna ako siya. Pakita ko muna yan sa inyo. Ayan, ihuhulma ko na siya na pabilog para parang pedestal siya. So, saan ako kumukuha ng concept? Sa dribble, sa, well, specifically sa Google na lang. Doon lumalabas, product photography. And that's it. So, ayan. Second round ko na to kasi kung nakita nyo sa previous video ko, blue-green yung kulay. Ngayon, ito naman medyo summery. Hindi summery. Summer. Summerish. Madaldal ka eh. Let's do this. Okay. Kiklik ko lang siya sa gitna. Ayan. So, ang setup ko pala sa phone is, for example, lalabas tayo. I'll go to camera. Then, punta ako ng portrait. Ayan, then i-click ko na siya sa gitna. Then pipili ako ng filter. So sa akin, Oppo 4 yung filter na gusto ko. Para less editing na ako kasi naka-highlight siya. Then ipoposition ko yung bokeh ng medyo mataas. Para yung lalabo gilid, ibig sabihin ng bokeh. Ayan, yun yung term doon kasi yun yung nakikita ko. Parang sa mga bokeh lights. Ayan, then arrange ko lang siya. I-click. I always remember na i-click to at naka-portrait. Then, kung okay na, i-click ko siya. Ayan. Kailangan naka-tripod talaga kasi para stable at ayun.
naging tumbang presyo na siya. Pero bakit parang galit ka? So natanggal na siya, palit ulit. Para at least minimal yung movement. Ganon. Then palit product ulit. So hindi siya kasukat, di ba? Itataas ko ngayon yung tripod, itataas ko siya. Then rule of thirds pa rin sinusunod natin. Ito yung rule of thirds, sa gitna, kiklik ko siya. Ayan, sa akin malinaw, sa phone malabo. Dito sa aking video cam. Pero ito sa ginagamit kong camera malinaw siya, then click. Okay, yun muna siguro. I think pwede nyo nang gayahin yun or maging inspiration. Be creative. Tandaan nyo rin yung mga color scheme, color combination, ano yung highlight. So bakit ako nag-itim? Kasi light colors to. So lulutang yung mga nasa background. Kung puti to, pwede siguro, pero I like color na black. Then pwedeng red kasi thematic. Para Valentine's Day, while I'm recording this, February ngayon. So pag Christmas season. So, I hope you've learned something. If you have question with regards to creating, mga creatives. comment lang kayo kung meron pa kayong tanong. I hope this would help you with your, regardless kung anong product. Lagay mo dyan yung chihuahua nyo. Kung may alaga kang polar bear, picturean mo dyan. So ganun lang yung concept. Hindi mo kailangan maging maganda. Kailangan mo lang magsimula kasi doon mo makikita kung ano yung papagandahin mo. Hindi mo makita yung papagandahin mo hanggang di ka nagsisimula. So, ang tanong naman, square pala to. Ayan, habol. Square to, meron mga edges na, like for example, ito. Ang ginagawa ko, ini-edit ko na siya sa Photoshop or ikakrap ko. Pati boses ko nakrap ah. Ikakrap ko na lang siya para yun ang ma-highlight. O, different school of thought or different stroke for different folks pagdating sa pag-i-edit. Yun, I hope nakatulong. Again, be inspired. Hindi pala, ito yung channel ko. Happy selling. Don't stop when you're down. Stop when you're done. Tuloy-tuloy lang mga raketeros. And after 3 years hata yan. That was February 2020 pa yata nung nirecord ko yan. But still, ano pa rin, valid pa rin yung mga pinagsasabi natin dun sa video na yan. Kasi ang dami na ngayon eh. Meron ng Canva, may AI na, ang dami-daming software na pwedeng tumulong sa'yo on how to have better product. Pero iba pa rin if you go that route, yung ikaw mismo magpe-prepare ng materials mo, kung ano meron sa bahay, yun yung gagamitin mo. And that's why, yun, practice mo pa rin. Gamitin mo pa rin yung phone mo. Napakaganda na ng mga phone niyo yun. And good thing ha, after ilang years, yung pa rin yung gamit ko na phone doon. Meron tayo isang pang phone, pero yung pa rin yung daily phone natin. Okay, i-record lang kayo, i-picture nyo. Then if meron kayong tanong pa about e-commerce and how to do it, lalo ngayon, nadagdagan na tayo na apparel business at meron na rin tayong digital offerings online. So comment lang kayo, sana makatulong pa kami sa team at happy selling. Thursday sa inyo lahat.